Morning! It's break time. Kumusta po kayo? Dasal po muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Diyos Ama, Ikaw na simula, kasalukuyan at hantungan ng aming buhay. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin dahil sa pagsusugo mo ng iyong anak na si Jesus upang aming maging Panginoon at tagapagligtas. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagsusugo mo ng Espiritong Banal, ang Espiritu ng Katotohanan at ng Buhay. Salamat dahil sa Espiritong Banal, kami iyong pinagiging ganap bilang isang simbahan. Samang dalangin namin sa araw na ito, pakatunghayan mo kaming sa iyong anak ay sumasampalataya upang hindi mawala ang focus namin sa Kanya. Higit sa lahat, sa pagmamahal na Kanyang nais ipadama sa amin, huwag nawang mapalitan ang presensya ng Espiritu Santo ng mga material na pangangailangan namin sa buhay. Nang sa ganun, maunawaan naming tunay na ang kaligayahan, ang tunay na kaligayahan sa buhay ay ang mapasayo kami. Sa magdalangin namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, nakasama mo at ang Espiritu Santo, Diyos magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay January 24, 2022. At ang magandang balita po natin ay mula kay Mark chapter 3 verses 22 to 30. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebul na kapagpapalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, papaanong mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, mawawasak ang kahariang iyon. Kapag naglaban-laban ang mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag kinalaban ni Satanas ang kanyang sarili at nagkabahabahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at iyon na ang kanyang magiging wakas. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas, malibang gapusin muna siya. Kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Tandaan ninyo ito, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus, sapagkat sinasabi ng mga tao na siya ay sinasapian ng masamang espiritu. Ngayon po ay Lunes, sa ikatlong linggo ng karaniwang panahon. At ang mabuting balita po natin, magandang balita natin para sa araw na ito ay ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Narinig po natin kung papaanong ginawa ng issue ng mga tagapagturo ng kautusan, no? Nagaling pa ng Jerusalem na pumunta doon sa Galilea ang ginagawang pagpapalaya sa masasamang espiritu ni Jesus mula sa mga sinasapian nito. Ang issue, si Jesus daw ay sinasapian ni Beelzebul kung kaya't nakapagpapalaya siya ng masasamang espiritu. Dahil daw si Beelzebul ang pinuno ng mga demonyo at ito umano ang nakakapag-utos na lumayas ang ibang mga demonyo at hindi mismo si Jesus. Matindi, ano po? Parang politika lang sa Pilipinas. Dahil dito, ipiniliwanag ni Jesus sa lahat
na hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas, malibang gapusin muna siya. At kapag siya ay nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Isang pagpapaliwanag na siya, si Jesus, ay higit na makapangyarihan kaysa sino pa mang demonyo, kung kaya kayang-kaya niyang palayasin ang mga ito. Sa huli, inilatag ni Jesus ang katuroang ito. Tandaan ninyo, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan, ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Kaibigan, anumang kasalanan ang ating nagawa sa nakaraan at maaari pang magawa sa kasalukuyan at sa hinaharap, ang lahat ng ito ay may laang kapatawaran mula sa Diyos kung atin itong pagsisisihan at may kapakumbabaang ihihingi ng kapatawaran. Maliban sa natatanging kasalanan, ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Binigyang kwalipikasyon ni Jesus ang kasalanan sa Espiritu Santo. Ito ay ang paglapastangan. Salitang lapastangan. No? Ibig sabihin, meron kang tangang-tangan na sa sayo lang, kala mo wala sa iba. No? Lapastangan. May pinagmamalaki ka. Mas magaling ka. Kasi ang taong lapastangan ay isang taong pinapalagay ang sarili bilang mas magaling, mas mahusay, mas malakas, mas matapang, mas makapangyarihan kaysa sinumang nasa kanyang harapan. Dahil sa kaisipang ito na umiiral sa taong lapastangan, hinding-hindi siya nagpapakita ng paggalang, pagrespeto at pagkilala sa tunay na katayuan ng sinumang kanyang niyayabangan. No? Ito, mga kaibigan ko, ang mga halimbawa ng kalapastanganan. Ngayon, baka isipin nating maigi, kung sa Espiritu Santo natin ito gagawin, kagaya ng ginawa ng mga tagapagturo ng kautusan, para sa kanila, bilang mga tagapagturo, wala nang gagaling pa at huhusay pa sa kanila dahil sa kanilang opisinang hinahawakan ang maging mga tagapagturo. Oo nga naman. Kasi nga naman, kung mali sila, ay hindi sila magaling na tagapagturo. So, ano ang nais nilang ipakita at iparating sa mga sa kanila ay nakaririnig? Tama kami dahil kami ang mga tagapagturo. Hindi kami maaaring magkamali dahil kami ang mga tagapagturo. No? Kahit pa lantaran na sa kanilang harapan ang awa at habag na kilos ng kamay ng Diyos kay Kristo Jesus, tama kami. Kasi wala namang ibang tagapagturo kundi kami. So kami laging tama. Natindi ano? Kaibigan, di ba natin naiisip, ganito tayo madalas. Ganito madalas ang diskarte natin sa buhay. Sinasalamin ng mabuting balita natin ngayon ang totoong estado ng buhay ng tao. Ano ito? Ito po ay walang iba kundi ang pagbibigay ng higit na halaga sa kapangyarihang kaakibat ng posisyon, no, o titulo sa lipunan kaysa sa pakikipagrelasyon. Ginagamit ang kapangyarihang kaakibat ng posisyon o titulo sa lipunan upang manipulahin, no, para sa pansariling kapakanan ang pakikipagrelasyon. Imbis na yung pakikipagrelasyon ang pangalagaan, pinapangalagaan yung reputasyon ng posisyon, ng pangalan, ng titulo sa lipunan. Pansinin natin ang hindi obvious. Pero may napakalaking impluwensya sa paghubog ng kamalayan ng lipunan, ang social media. Napakaraming tao ang nakapaloob sa social media
sa natatanging kadahilanan ang sila ay marinig. Gusto nila sila ay marinig. Ang magkaroon ng espasyo sa mundo upang ikaw ay marinig ng iba. At ito ang iniaalok ng social media, ang platform, ang larangan kung saan maaari kang marinig. Kasi kapag may boses ka at ikay naririnig, nakadaragdag ito ng higit na pagkilala sa sarili bilang isang taong may boses. At hindi lang may boses, kundi may sinasabi. At ang sukatan ng pagkilalang ito ng sarili ay nakabase sa dami ng followers, sa lawak ng impluensya. Dahil dito, lumilikha ito ng higit na malawak na espasyo, ng gap sa pagitan ng sarili at ng iba pang tao. Kasi nagiging virtual na ang pakikipagrelasyon, ang ugnayan sa kapwa, na kontrolado ng may boses na naririnig. Ang daming friends sa social media pero hindi magkakilala ng personal. Sa tunay na buhay, mangilan-ngilan lang ang tunay na karelasyon, ang tunay na kaibigan. Kaibigan, sa social media, palagi, ang mensahe at ang mensahero ay iisa. Ang content ay ang sarili. Ang sarili ang bida at ang ibinibida. At sawari, kapag dumami ang manonood, ay nagkakaroon ng higit na impluensya sa mga manonood. Pero ang higit na totoo, lumalaki at umiigting ang kinang ng pagtataya ng pansariling impluensya at kapangyarihan sa mga nakikinig. Nakikilala na ngayon ng sarili ang kakayahang magkaroon ng pansariling fame, ng pansariling kapangyarihan. Fame and power, one of the lies of sin. Ngayon, kung ito ang bagahing mayroon tayo sa pagharap natin sa Diyos, ay baka dumating tayo sa punto ng ating buhay kung saan mas pinapahalagahan pa natin ang sasabihin ng ibang tao kaysa sa sasabihin ng Diyos. Ganito kasi ang nangyayari sa mga tagapagturo ng kautusan. Ganito ang nangyari sa kanila, sa mga tagapagturo ng kautusan. Mas mahalaga sa kanila ang kanilang reputasyon sa mata ng tao kaysa sa mata ng Diyos. Kahit pa malinaw pa sa sikat ng araw, ang kilos ng mahabaging kamay ng Diyos kay Kristo Jesus para sa kanila, mas iindahin nila ang sasabihin ng iba kaysa sasabihin ng Diyos. Kaibigan, ng Espiritu Santo ay Diyos. Kung gayon, ang Espiritu Santo ay may walang hanggang kapangyarihan. Ang paglapastangan sa Espiritu Santo ay ang pagpapalagay at pagdedesisyon sa buhay mo na hindi mo kailangan ng Diyos. I don't care. What I care is for my image, my fame, my reputation, what others will tell about me. Hindi ko naman nakikita ang Diyos. He's just there watching me from a distance. So, who cares? Kaibigan, ito, ganito lapastanganin ang Espiritu Santo, ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ko kailangan ang Diyos. Pag-ibig sa kapwa, unahin ko muna yung sarili ko. Yung mga pangangailangan ko, sila, tsaka na yun, pag punong-puno na ako. Ang Diyos, tsaka na siya pagka hindi ko na kaya, pag may sakit na ako. Ang paglapastangan sa Espiritu Santo ay ang pag-iisip na mas mahalaga ka ang iyong sarili mo, ang sarili mong opinion, ang sarili mong diskarte sa buhay, ang pride mo kaysa sa grasya ng pagpapasakop sa Diyos. Parang ganito yun.
paano matitighaw ang uhaw? Paano matitighaw ang uhaw mo kung hindi mo tatanggapin ang isang basong tubig na alok sa iyo ng itinuturing mong katunggali? Bagkus, paparatangan mo pa siya na may balak kang lasunin. Kaibigan, nais lamang ng Diyos kay Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na ikaw ay mapalaya sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaso, mas ginugusto mo ang maging alipin kasi sanay na sanay ka na bilang alipin. At home na at home ka. Ang tingin mo na tuloy sa alok ng pagpapatawad ng Diyos ay isang panggigipit at pagsupil sa kakayahan mo sa pagpili. Kaibigan, kaya nga tayo pinagkalooban ng kakayahan sa pagpili para mapili natin ang mabuti at totoo. Hindi fake news. Hindi fake news na ang pinanggagalingan ay ang demonyo na ang naniniwala makasalanan. Kaya naman, pakabantayan po natin ang ating sarili, lalo na sa aspeto ng pagpili. Huwag nating hayaang mangibabaw ang impluensya ng kasalanan, kundi ang impluensya ng kamalayan ng Diyos sa ating buhay. Palagi, walang humpay na iniaalok ng Diyos ang kanyang sarili. Iniaalay niya ang ating sarili upang tayo tunay na maging masaya. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig na alok ng Diyos, walang iba kundi ang bugtong niyang anak na si Kristo Jesus. Kapatawaran mula sa kasalanan at pagkalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Dahil si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas. Tagapagligtas mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kung gayon, isang kalapastanganan, ang pagwawalang bahala, ang pagtanggi sa alok na ito ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, ipagadya sa lahat ng masama at ihatid sa buhay na walang hanggan. Amen. Peace.